Hello everyone, kumusta po kayong lahat? Blessed Sunday po sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay nakapag-relax ng maayos during weekend. At sana din ay meron kayong mapayapang linggo sa araw na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko dito. Isang buwan na nung matapos yung ating eleksyon at naiproklama na nga yung mga nanalo magmula sa pagiging pangulo, vice pangulo at sa mga senador. Kasama na rin yung mga nanalo sa local government. At sa nagdaang eleksyon, marami ang nagulat at nag number one si Robin Padilla sa pagiging senador. Alam din natin kasi na first time nito na sumabak si Robin Padilla sa politika. Naging masugid na supporter ni Pangulong Duterte si Robin Padilla. Sabihin man natin na wala siyang karanasan sa pagiging isang politiko, pero marami ang naniwala sa kanya nung tumakbo siya sa pagkasenador. Siguro dahil na rin sa pagiging isang simpleng tao niya at isang masugid na supporter ni Pangulong Duterte, and at the same time, maingay siya noon pa tungkol sa gusto niyang isulong na federalism form of government sa ating bansa. At the same time, malapit din siya lalong-lalo na sa mga kapwa Muslim niya. Pero hindi pa man siya nakakaupo, may mga intriga na agad laban sa kanya. Kung maalala din natin, nung panahon pa lang na nangangampanya si Robin Padilla, isa sa mga sumusuporta sa kanya ay si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. At nung matapos nga ang eleksyon at nagkaroon na ng bilangan, at lumalabas nga sa mga early results nung bilangan sa pagkasenador, nasa top 3 lagi si Robin Padilla at madalas number 1 ang posisyon niya. Kumbaga, tinalo pa niya yung ibang mga veterano na mga politiko na paulit-ulit nang tumatakbo sa pagkasenador. Sa isang interview ni Robin Padilla, bago siya maiproklama na nanalo sa pagiging senador at number 1 sa bilangan, may isang interview siya na kung saan ay pinasalamatan niya ang pag-endorso sa kanya ni Pastor Apollo Quiboloy. Maraming salamat din po sa SMNI, sa inyo pong network. Dahil kahit po nasan ako, nandun ng SMNI, kahit lumoto ako sa Marinis Norte, nandun po ang SMNI, nakasuporta po sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At hindi ko po ito makakalimutan. Nagbitaw pa po ng salita ang ating mahal na pastor na magiging number one ka na. Uy. Nangyari na po talaga. Kaya ako po talagang lahat yung binbitawan po ni Pastor in lahat ko. Pero nung June 5, meron siyang pinost sa kanyang social media account na kung saan ay may sinabi siya doon tungkol sa mga nagiging alas ng kanyang pagkapanalo bilang number one senator. At doon sa post niya na yun, ang mga alas na binanggit niya ay sina Pangulong Duterte, si Senador Bongo, at si Mayor Sara Duterte, kasama na rin yung taong bayan. Ayon din doon sa post niya, sinabi niya na ang mga endorso lang ng tatlong taong ito na kanyang binanggit ay sapat na para manalo siya sa pagkasenador. Hindi niya nabanggit doon ang pangalan ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero dun sa bandang huli ng kanyang post, meron pa siyang ibang mga pinasalamatan. Katulad ng Royal Lumad or Indigenous Vote, Muslim Vote, Marcos Loyalist Vote, DDS Vote, Kingdom of Jesus Christ Vote, Katoliko Vote, El Shaddai Vote, at Iglesia ni Cristo Vote. At special mention din doon si Miss Chris Aquino na isa sa mga pinasalamatan niya sa kanyang pagkapanalo. Dahil nga dito, marami ang nag-react na mga bumoto kay Robin Padilla. Dahil sabi nga nila, bakit daw hindi nabanggit man lang ni Robin Padilla si President-elect Bongbong Marcos na kasama niya sa mga kampanya ng UNITIM. At instead, ang pinasalamatan pa niya ay si Miss Chris Aquino na kung saan alam naman natin na matagal nang magkatunggali sa politika ang mga Aquino at ang mga Marcos. Nagpaliwanag naman tungkol dito si Robin Padilla. Ayon nga sa kanya, sinabi niya na yung relasyon nila ni BBM ay bilang personal friend at hindi bilang political friend. Marami nga nagtataka kung bakit hindi nabanggit yung pangalan ni BBM bilang isa sa mga alas na sinasabi ni Robin Padilla na nakatulong ng malaki sa pagkapanalo niya. Ayon din kay Robin Padilla, ayaw din daw niya na parang magmukhang plastic dahil alam naman din natin na during the campaign, hindi itinaas
ni President-elect Bongbong Marcos yung kamay ni Robin Padilla. Kumbaga parang hindi niya pinakita sa mga taong bayan na iniendorso niya mismo si Robin Padilla. Pero hindi naman daw ito kinasama ng loob ni Robin Padilla ayon sa kanya. Ayon kay Robin Padilla, naiintindihan niya ito at mananatili silang magkaibigan. Dahil even before, magkaibigan na daw sila ni BBM. At sana wag na daw itong bigyan ng kulay. Yung sulat din daw niya na ginawa sa kanyang post ay intended talaga para kay Miss Chris Aquino. Na ayon nga sa kanya, ay malaki ang naitulong para ikampanya siya. Lalong-lalo na sa mga Aquino supporters. Although wala namang reaksyon tungkol dito si President-elect Bongbong Marcos, ang mga nag-react dito ay yung mga Marcos loyalists na hinahanap nga nila yung pangalan ni BBM bilang isa sa mga tao daw na dapat napasalamatan din ni Robin Padilla. Pero pinaninindigan ni Robin Padilla na personal friend niya si Bongbong Marcos at hindi sila political friend. At ito rin ang nakikita niyang dahilan kung bakit hindi siya inendorso ni BBM sa mga kampanya niya. But aside sa mga Marcos loyalists na sumama ang loob dahil hindi sa pagbanggit ni Robin Padilla sa pangalan ni BBM sa mga taong pinasasalamatan niya, isa rin sa mga medyo sumama yata ang loob ay si Pastor Polo Quiboloy. Dahil dun sa post ni Robin Padilla, hindi niya na-mention ang pangalan ni Pastor Polo Quiboloy. Tatlong alas lang yung talagang pinapasalamatan niya doon na sinasabi niya na talagang may malaking ambag sa kanyang pagkapanalo. At pang-apat si Miss Chris Aquino. Kung maalala din natin during the campaign, malaking exposure ang binigay ni Pastor Polo Quiboloy para kay Robin Padilla sa pamamagitan ng kanyang TV station. At dahil nga dito, sa palabas kanina ni Pastor Polo Quiboloy, medyo nagpasaring siya para kay Robin Padilla. Panoorin natin ito. Ay nagtanong sa akin, hindi ko maring ipagkibikbalikat na lang ito sapagkat parang minsan sinisisi pa ako. Ako bumoto niyan dahil sa iyo. Ako bumoto niyan dahil in interview mo. Yan. Bakit ngayon ibang kanyang pinasalamatan na wala namang kinalaman siguro noong mga panahong yon, hindi nababanggit. Ngayon siya raw ang dahilan ng kanyang pagkapanalo. Well, ang dinalangin ko na lang na sana hindi magkakamali ang ating kaibigan tulad ng kanyang pagkakamali noong siya ay sikat pa bilang batang-batang artistang biglang sumikat, biglang pumailan lang sa kasikatan at hindi niya nakaya ang kasikatan na yun. At bumagsak siya at nakita pa nga niya ang kanyang sarili doon sa bilangguan. Ngayon, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon na pumailan lang sa politika hanggang naging number one siya. Na sana ay huwag siyang magkamali sa kanyang mga hakbang, sa kanyang mga pananalita upang tunay na siya ay magtagumpay sa kanyang mga layunin. Sana ay hindi siya magkakamali, kundi bubulusok na naman siya at mawawala ang kanyang political capital na natamo bilang pangunahing senador ng ating bansa. Alam ninyo ang aking tinutukoy. Tulad ng isang sikat na boksingero, mahal ng Pilipino, lahat ng Pilipino ay nagmamahal sa kanya hanggang tumaya siya sa politika at pinasimulan ang kanyang ambisyon na maging presidente. Doon na nagpasimula ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Na naubos ang kanyang political capital. Ngayon, pagkatapos ng eleksyon, bangkarote sa kanyang political capital ay wala nang natira. Ibig sabihin nun, wala nang maniniwala sa iyo sa susunod. Pagkabangkarote ka sa iyong political capital, bangkarote ka, sa susunod, wala nang maniniwala sa iyo. Sasabihin ng tao, nilinlang mo lang kami. Inuto mo lang kami.
Kasi intelligent democracy na tayo ngayon. So do not miss the chance. Kaya kailangan may advisor kayo, katulad ni PACQ. Sabi ko na sa inyo, stay humble. Give honor to him honor is due. Give respect to whom respect is due. Oh. Kahit konti, pasalamatan mo naman yung kumupkup sa'yo. Pinatayo ka sa entablado, pinasalita ka, pasalamatan mo rin siya. Huwag mo siyang kalimutan. O di ngayon, medyo yung lumoto sa'yo na taga doon, masama ang kanilang loob. Ang tingin nila sa'yo ay isa kang sinungaling, isa kang opportunista, isa kang nagbabalat kayo. Paano mong mabubura ngayon ang imaheng yon? At paano ka magtatagumpay sa iyong mga hangarin bilang isang pangunahing senador? Kaya ako'y nananalangin na sana'y pag tayo'y nasa rurok ng tagumpay, manalangin tayo na gabayan ng Ama ang ating mga pananalita, ang ating mga daan upang tayo ay maging matagumpay at matulungan natin ang bansang Pilipinas. Praise the Father. Well, ang tingin ko naman dito, siguro nga may karapatan din na magtampo si Pastor Apollo Quiboloy kay Robin Padilla. Although sabihin man natin na nauna na nagpasalamat sa kanya si Robin Padilla nung nagkakaroon pa lang ng bilangan after the election. Pero siyempre, iba pa rin siguro para kay Pastor Apollo Quiboloy na nung naproklama siyang winner, ay dapat hindi rin sana niya nakalimutan yung pangalan ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero ang tingin ko naman kay Pastor Apollo Quiboloy, hindi naman siya galit kung hindi may konting tampo lang siguro siya kay Robin Padilla. At sa parte naman ni Robin Padilla, siguro naisip niya nung mag-post siya na total na pasalamatan naman niya dati personally dun sa interview si Pastor Apollo Quiboloy. Siguro sa isip niya, hindi na necessary na i-mention pa niya yung pangalan ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero dun sa pinakahuling parte ng kanyang post, na-mention naman niya doon yung simbahan ni Pastor Apollo Quiboloy na Kingdom of Jesus Christ. Pero siyempre, bilang church leader ng Kingdom of Jesus Christ, iba pa rin kung binanggit yung pangalan niya siyempre. Siguro din masyadong overwhelmed si Robin Padilla at nawala sa isipan niya na banggitin yung pangalan ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero siguro parang imposible rin kay Pastor Apollo Quiboloy na makalimutan siya ni Robin Padilla dahil apat lang naman yung mga pangalan na binanggit niya. Hindi naman ganun kadami para malimutan ang isang Pastor Apollo Quiboloy. Kasi kung maalala din natin during the campaign, nakailang guestings si Robin Padilla sa programa ni Pastor Apollo Quiboloy. So kumbaga yung exposure niya during the campaign ay malaki rin talaga yung naitulong ni Pastor Apollo Quiboloy sa kandidatura niya. Sa ngayon, wala pang comment si Robin Padilla tungkol dito sa mga sinabi ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero I think tampo lang naman ito. Hindi naman galit si Pastor Apollo Quiboloy. So siguro inaantay rin ni Pastor Apollo Quiboloy na mag-sorry sa kanya si Robin Padilla dahil sa hindi niya sigurong sinasadya na nakalimutan nga niyang pasalamatan si Pastor Apollo Quiboloy. Well, wala namang masama kung hihingi ng sorry si Robin Padilla kay Pastor Apollo Quiboloy. At alam din naman natin na si Pastor Apollo Quiboloy ang isang tao na madaling magpatawad. Siguro nga lang talagang slightly offended lang siya. Lalong-lalo na may mga tao pa na mga nagsasabi sa kanya na binoto nila si Robin Padilla dahil nga inendorso siya ni Pastor Apollo Quiboloy. Tapos malalaman niya dun sa post ni Robin Padilla na kung saan sinabi ni Robin Padilla na yung tatlong endorsements lang ni na Pangulong Duterte, ni Mayor Sara Duterte at ni Senator Bongo ay sapat na para manalo siya sa pagkasenador. So pakiramdam ni Pastor Apollo Quiboloy dito, parang nabaliwala siya. Pero bago naman tayo mag-react dito sa mga nangyayaring ito, antayin na muna natin yung side ni Robin Padilla. Antayin natin kung ano ang explanation niya, kung bakit nga ba na hindi niya na-mention yung pangalan ni Pastor Apollo Quiboloy dun sa post niya. Baka rin kasi iniisip niya na enough na na-mention niya yung Kingdom of Jesus Christ. Siguro din para kay Robin Padilla, nung minention niya dun sa kanyang post ang Kingdom of Jesus Christ, para siguro sa kanya equivalent na ito to Pastor Apollo Quiboloy.
kumbaga the whole of Kingdom of Jesus Christ, including Pastor Apollo Quiboloy. Pero siyempre, bilang leader ng Kingdom of Jesus Christ, iba pa rin siguro para kay Pastor Apollo Quiboloy yung i-mention mismo yung pangalan niya. Well, anyway, sana hindi na ito lumala kasi maliit lang naman to na bagay. Sorry lang ni Robin Padilla, I think, ay sapat na para tanggapin ito ni Pastor Apollo Quiboloy. At sana wala na rin mga tao magpapalaki ng issue na ito. Lalong-lalo na, wala pa naman tayong naririnig kung anong magiging comment ni Robin Padilla tungkol dito. Lesson din ito para sa atin, sa mga ordinary citizens katulad natin, lalong-lalo na sa mga achievements natin, kahit maliliit na achievements natin, mas maganda siguro na ilista natin yung mga taong dapat nating pasalamatan kung may plano tayong mag-live or kung may plano tayong mag-post sa mga social media natin, para nang sa ganun ay wala tayong makakalimutan at walang sasama ang loob sa mga taong hindi natin mababanggit. Nasabi rin kasi ni Pastor Apollo Quiboloy na give to Caesar what is due to Caesar. So doon pa lang mababasa natin sa sinabi niya na parang he felt left out, na parang naitsapwera siya ni Robin Padilla. Pero sa personality naman ni Robin Padilla nakikita ko, hindi mahirap sa kanya magpakumbaba. I'm sure magagawa niya agad ito ng paraan para manumbalik uli yung friendship nila ni Pastor Apollo Quiboloy. Although hindi ko naman sinasabi na nasira na yung friendship nila dahil sa pangyayaring ito, pero kumbaga nagkaroon ng tampuhan. And that's all for now, mga kaibigan. Maraming salamat uli sa inyong panonood. Have a fruitful week ahead of you. Ingat po kayo lagi, and God bless.